Adelaide head coach CJ Bruton pinure si Kai Soto sa kanilang naging laban kontra Illawarra Hawks. Maraming mga minuto sa game para kay Kai sa NBL regular season, mangyari na kaya? At Adelaide handa na para harapin ang mga NBA teams sa 2022 NBA preseason. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Congrats para sa team ng Adelaide 36ers dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakuha nila ang kampiyonato sa NBL Blitz at syempre kasama din sa squad na yan ang ating pambato na si Kai Soto. Hindi nga naging madali para sa Adelaide ang laban na ito dahil tulad nila ay wala ring talo ang team ng Hawks sa 2022 NBL Blitz kung saan ay tinalo nga nila ang team ng Melbourne United at New Zealand Breakers. Medyo minalas lang sila kasi hindi nakalaro ang isa sa mga main piece ng kanilang roster na si Justin Robinson, pero match lang din kasi hindi rin naman nakalaro ang isang ace player ng Adelaide na si Antonius Cleveland. Ang pinagkaiba lang lahat ay nag-step up nang hindi maglaro si Cleveland para sa Adelaide, lalo na ang ating pambato na si Kai Soto. Hindi ko sinasabing hindi mag-step up si Kai kapag naglaro si Cleveland, ha? Ang akin lang ay mas lumutang ang advantage ni Kai dahil sa wala nang inaasahan ng Adelaide na magsasalba sa 4th period dahil na-scout na ng Hawks ang laro ni na Franks, DJ, Craig at Mitch. Kung kaya't sa palagay ko ay nasurpresa ang Hawks nang biglang bumulusok ang opensa ni Kai na siya namang naging turning point ng game. Kung kaya't sa comeback win na ito ng Adelaide ay malaki ang naitulong ng ating pambato. At dahil nga dyan ay pinure ng mismong head coach ng Adelaide ang ating pambato. Ayon kay Coach CJ Bruton sa isang interview regarding sa pagkakapanalo ng Sixers sa Hawks, ay na-amaze daw ito kay Kai. Isa sa pinure ni coach dito ay ang pag-bounce back ni Kai sa laro hanggang maging main target ito ng kanilang opensa. Sa kanyang dalawang unang quarter kasi ay naging maalat si Kai at walang puntos na naitala na naging dahilan kung bakit binangko ito sa 3rd period. Pero sa final quarter ay pinatunayan ni Kai na tulad ng kanyang height na taglay ay mataas din ang posibilidad na makukuha ang panalo sa kanyang kupunan basta ibigay lang sa kanya ang tiwala na kailangan niya. Kung natatandaan mula din sa interview kay Coach CJ nakaraan, sinabi daw ni Kai ng personal kay Coach CJ na magtiwala sa kanya. Tugon naman dito ni Coach ay ipakita niya ito muna. At ito na nga marahil ang bagay na hinahanap ni Coach CJ kay Kai upang ibigay nito ang tiwala sa kanya sa game at bigyan na mas mahabang mga minuto sa laro na kailangan ni Kai upang mas lalo pa itong maboost sa game. Pero ang tanong nga ng marami, mabibigyan na kaya ng mahabang minuto sa laro si Kai sa regular season ng NBL? Well, sa sumunod na sinabi ni Coach CJ Bruton sa interview na ito ay tila ito na ang nagmimistulang sagot sa tanong na yan. Ayon kay Coach CJ ay, "His level of activity helps shift the needle for us to know we can play length and size." Tandaan nga mga huling salita na ito mga ka-hoops, na "for us to know we can play length and size." Yes, si Kai nga ang tinutumbok ng mga salitang ito na posibleng more on plays para kay Kai ang isa-setup ni Coach CJ at ng Adelaide. Samantala matapos magkampiyon sa 2022 NBL Blitz ay tila kasado na at handa na ang Adelaide na harapin ang dalawang bigating NBA team para sa kanilang 2022 NBA preseason appearance. Magiging malaking opportunity ito para kay Kai dahil legit NBA stage na ang kanyang lalaruan dito na posibleng magbigay sa kanya ng malaking break para sa kanyang NBA goal. Kaya dapat ay 100% performance ang ibigay dito ni Kai at syempre umiwas din sa mga bagay na po pwedeng ika-injury nito na magbibigay ng dagok sa kanyang basketball career. Suportahan natin si Kai at ang Adelaide sa 2022 NBA preseason.